Nomini Patri et Filii Spiritui Sancti. Amen. Regina Caeli laetare, alleluia. Quia quae meruiste portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gauditit laetare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus, veri, alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, did vouchsafe to fill the world with joy, grant we beseech thee that through this Virgin Mother Mary, we may lay hold of the joys of everlasting life, through the same Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who not have recourse to thee, special dimensions, and all those recommended to thee. Amen. In the name of Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Welcome, welcome again po sa ating pong programa sa TV Apulia Punto Argumento, pinangunahan po ang Dali Catholic Apologist International. Ito po niyo lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir RJ Sero. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa ating pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa ating pong tatlong main social media sites, ang ating pong RJ Horolan Channel, sa kan TV Apulia Punto Argumento, and sa ating dalawang YouTube channels, Dali Catholic Apologist International Official and RJ Sero the Second TV. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Channel the Second TV Apulia Punto Argumento and Kuya Apologist TV page. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin pong mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Channel the Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid, pati mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin, sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalia and the family, Sir and Mrs. Ronald Descalier and family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir San Manili and the family, Sir Topic Galimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Jonard Alien family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglana and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Herdani and family, Mr. Ms. Ramonaol and family, Sir Nico Idrada and family, Sir Jocelyn Salamanya and family, Sir Joe Velasian and family, Kap Jun Bungabong and family, Sir Jopet Sien Amort and family, and also sa lahat po ng mga Katoliko na hindi po nagpapabanggit sa mga pangalan po nila na sumusuporta po sa programa po natin. Maraming salamat po ng dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito. Until now, andito pa rin po sa social media. And yun, sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, kasi until now, nangangailangan pa rin po kami sa suporta tulong po ninyo, kasi wala po kami magagawa rito sa program pong ito kung wala po yung suporta at tulong po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers, dyan po sa mga screenshot, mga takbong information. And pwede nyo po kami ang i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. And yun, announcement po muna po tayo. So baka ma-communicate nila Sir John Sulangon and Sir Stanley ang CFD Cagayan de Oro. So possible, yun, magamit po natin yung plaza doon kasi sila po yung unang nakapag-secure ng permit sa Rizal Park ng Cagayan de Oro this coming April 21. So if in case hindi po papayag yung CFD po doon, so possible i-extend po natin yung pagpunta ko po dyan by July. Yan po yung next option po natin. Pero if in case din po, kung talagang pupunta po si Mr. Daig, ayun, maghahanap talaga po tayo ng area po doon na public para doon po natin igaganap yung tinatawag na debate. Number 2 is yung announcement natin this coming April 28. So mangyayari po yung ano natin, yung pag-establish ng chapter ng Davao del Sur. So sa lahat po ng mga malapit sa
Digo City. So yun, magkikita-kita po tayo this coming April 28 from 8 a.m. hanggang 3 p.m. Yung seminar din from 3 p.m. hanggang 6 p.m. So mangyayari po yung ano, mangyayari po yung yun, pagsisikapan po natin na meron po tayong public symposium. And yun, iwan ko lang po kung naka-secure na po ng permit or na-process po yung permit nila Sir Hilson John Seaton and nila Sir Nestor Tinajeros. And sa mga nag-order po ng books ng volume 1, so ayun, magpapadala po tayo by kanina. Kinuha na po kanina. So possible by tomorrow or by Monday, mapapadala po yun. And yung volume 2, so possible tomorrow again, possible tomorrow or Monday, nakukuha na po natin yung mga copy. So yun, magpapadala na po tayo ng nag-order po sa atin ng volume 2. So, yun. And until now, yun, open pa rin po. Ang volume 1, espero pa po tayong 15 copies na natira. So, yun. Available pa po siya. And so, volume 2 po kasi, teka po muna. Sorry. I'm not feeling well po kasi. Okay. So, sa volume 2 po, sa volume 2, so, ang ipaprioritize po natin doon is yung mga nakakuha na po ng volume 1 kasi continuation po siya ng mga argumento po natin. So, yan po. And ngayon pong gabing ito, yun, bali 1 hour lang po muna po tayo kasi, yun, meron po tayong formation sa lahat ng members ng LCA. Yun, this coming, ngayong 7 p.m. hanggang 8 p.m. 1 hour lang po yung formation natin via Zoom. So yun, sa lahat po ng members ng LCA, so antabihan nyo po sa mga group chats po natin, magsesend po ako ngayon ng link para makapasok po kayo sa Zoom meeting po natin ngayon. And ang topic po natin is about the sacrament of confession. So yan po. Okay, so yun, mag-greet po muna po tayo. Before po tayo pupunta sa mga topics po natin, mga sir, ha? Okay, Ma'am Analisa Uso, good evening. Sir Rodrigo Ranes, good evening po. Sir Manila Villasera, good evening, ma'am. Sir, Ma'am Analisa Uso, good evening po sa inyo. Genesis 32, 24:30, Diyos na nga tinuod ang nakigbugno. Actually, meron pong mga commentaries po, Ma'am Analisa Uso, na ang nagkikipag-away po kay Jacob sa panahon na yan, ang anghel. Hindi po pwedeng ang Diyos may magkapag-away po sa kanya kasi wala talagang kalaban-laban po sa David. Kasi creature lang po siya. So bakit po Diyos yung ginamit po doon na term na nagigbugno si Jacob kang sa Diyos, gumagamit po ng figure of speech po yung ano, na ini-invoke po niya yung authority ng Panginoong Diyos na in behalf sa Panginoong Diyos ang anghel po yung gumawa. Yan po, Ma'am Analisa Uso. Sir Protestanting Coloco, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Ma'am Pritsensia Ruel, good evening po at sa Sangrano family. Sir Marjon Ladesa, good evening po sa inyo. Sir Bituon Jersey Maker from Concepcion, Tarlac, good evening sir. Sir Lander Ignacio, good evening po. Sir Jose Oliveros from Manila, Quezon, Fairview, good evening. Sir Jose Marcellones, good evening po sir. Sir Tami Ihako from Cebu, good evening po. Sir Sosimo Bilonowak, yes po sir, good evening. Thank you po sa pagsubaybay always. Sir Jerry Sinoy, good evening sir. Sir Roland Monleon from Cebu City, good evening. Sir Larry Casiban, yes sir, good evening again. Sir Yapo Cabanes, yes sir, good evening po. Okay, unta magdibati muna, puhon po sir Yapo. Sir Dartos, good evening po sa inyo, sir, at sa inyo pong pamilya. Sir PJ Gaudicos, good evening po. Okay, actually, Sir PJ, is yun, nakaano na po tayo, nakuha na po yung ano, sir, nakuha na po yung tinatawag na aklat po, sir, and anytime, yun, ipapadala po yun. And inaantay ko na lang po yung ano, sir, inaantay ko na lang po yung tracking number po, Sir PJ Gaudicos. Okay, Sir Jeff Ergo, good evening po, sir. Actually, hindi ko po kasi hawak yung ano, yung pag-sending po kasi ng mga aklat. Kasi after ko po ma-receive, magbabayad po tayo. Then after on that, sila na po yung bahala lahat. So mag-aantay na lang po ako sa tinatawag na ano, mga sir, na yung mga tracking numbers po, mga sir, mag-i-inform lang po sila sa akin. So yan po, Sir PJ. Okay, Sir Ian Ricarte, good evening, sir. Sir Juanito Javier, good evening po. Sir Jovi Lasilla, good evening po, sir. Sir Rene Lasaka, good evening po, sir, from Manila. Sir Rodolfo Barameda, yes sir, good evening. Sir Adrian Nunez from New Zealand, good evening po sa inyo, sir, at sa buong pamilya po ninyo. Sir Brian Romero, yes sir, good evening po, from Maitom, Sarangani Province, good evening po. Ano po masasabi ninyo sa sinasabi ng mga kampo ni Soriano na wala daw makakatalo sa kanila sa debate? Ay, panaginip lang po yan nila.
Yan problema, paano naman po sila matatalo na hindi naman po sila kakasa kung mayroong maghahamon ng debate. Yan po yung problema po na Sir Brian. And if in case sila po yung challenger eh. So nag-aamte lang po yung mga Katoliko na may magcha-challenge mga Katoliko, then pagkatapos iset yung tinatawag na debate. Yan po Sir Brian Romero. Sir Arach Villanueva from Gaston Park CDO sa may cathedral. Good evening po. Okay, Sir Ray Gamo, yes sir, good evening po again. Sir Bito on Jersey Maker, bro, magkano ang libro? Actually, sir, 500 po siya, sir. Volume 1, same din po ang volume 2. Yan po, Sir Bito on Jersey Maker. And kung mag-order po kayo, sir, mag-message lang po kayo sa page po natin, sir. Sir Dulce Lanod, yes sir, good evening. Ayaw ugtuan ng Daig, sir, kay Gani Musukos ako ah. Si Daig, pamatud anak ko, is D.A. Sulpot according sa Bible reference. Actually, sir, dadagin ito lang po natin, sir. Eh. Kasi ang ingay-ingay eh. Sir Tami, iha ko, mga sulpot, mali tinuod o guhong, tumaw, tagkalit, dusutas, lipak. Walang, sir. Okay, Sir Orsiano Espena, good evening, sir. Sir Dalto, sir, on sir, proseso ko magtukod o chapters LCA. Number one, sir, is dapat mag-create po kayo ng at least 10 members po. 10 persons para makantakan po natin ng tinatawag na seminar. So yan po yung pinaka basic na requirements po natin, sir. And at the same time, dapat puro Katoliko po yung 10 members na po yun, Sir Dartus. Sir Ray Uyangurin, good evening po. Pero mas pinaka okay na po pwede more than 10. Pero not less than 10 sana. Pwede na po yun. Sir Ray Uyangurin, yes sir, good evening. Sir Ton Apilido, yes sir, good evening po. Sir Ronel Cormanes, yes sir, good evening. Sir Juliet Tutorio Kaluba, good evening. Sir Rodrigo Ranes, yes sir, good evening. Sir, dili sa kumuaten sa formation. Ay, no problem, sir. Unahin niyo po yung misa. Sir Rodrigo Ranes. Sir Riz Manghit from Liluan, Southern Leyte, good evening po. Sir Milky Pahit, good evening po. Sir, ay, no problem po. At thank you po, sir, sa pag-intindi, Sir PJ Gaudicos. Sir Adrian Mendoza, yes sir, good evening. Sir Bay Ariola from Mactan Island, good evening po. Sir Riz Manghit from Liluan, Southern Leyte, good evening. Sir Edgaragay, Sir June Herman Credo, Sir Kim Tilos, and Ma'am Bethy Mahinay, good evening po sa inyo. At thank you po sa pagpanood po sa programa pong ito. Sir Jovi, wala pa akong, ay palahala sir, pasensya na po sir, pasensya na talaga. Sige po sir, ano po natin yun? Okay, na-mention na, sorry brother RJ, na-mention ko. No problem po sir. Karapatan nyo po yan. Bakit po kasi, pag matanggap po kasi, mabayad ko po doon, susubmit ko po sa kanila yung pangalan. So ako po yung responsable dapat mag-follow up. Yan po Sir Jovi. Sir Eduardo Estacio, good evening sir. Sir Utik Andamon from Santo Tomas. Yes sir, good evening po sa inyo. Okay, sige, proceed po tayo. At sa atin po nga programa, The Fox TV, Sir Donon Trimidal from Malaysia, Sir Ama Maria Lucia Iluran na from Lake Cebu, South Cotabato, good evening po sa inyo. Okay, sige, proceed po tayo. Pag-aanib ka sa Iglesyang Sulpot, maliligtas ka na. So, yan po yung topic natin kasi ayun, yung mga kaibigan po natin, yung mga sulpot, always po nilang sinasabi, umalis kayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Eh bakit po kasi? Sabi nilang Iglesia Katolika nasa kamalian, sabi nilang Iglesia Katolika maiimperno ka raw po. So, kung aanib ka sa Iglesyang Sulpot or yung sektang itinatag lang ng tao, sabi nila maliligtas ka raw po. Pero ang problema, saan ka po aanib? Sino po ang totoo sa kanila? Kasi umabot na po sila ng 63,000 Christian denominations. So saan po tayo aanib? Saan po sa kanila yung totoo? Eh bakit po kasi sa Biblia, iisa lang po yung iglesyang tatag ng Panginoong Heso Kristo. Iisa lang po, hindi po marami. Sir Arvin Calabroso, good evening. Sir Art Boltz, good evening po from Tagbilaran City, City Bohol. Sir Jemar Quizon, Sir Orlin, good evening. Okay, so iisa lang po yung tinatawag na iglesia tatag ng Panginoong Jesucristo, hindi po marami. So ngayon, kung sasabihin nila na aalis tayo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, taanib tayo sa kanila, saan tayo aanib? Sa Seventh-day Adventist? Tatag ng mga Amerikano? Saan po at tayo aanib? Sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Tatag ng isang Pinoy? Kay Soriano? Tatag din ng isang Pinoy? Saan tayo aanib? Sino po sa kanila yung totoo? Kasi halos lahat po na itong mga sekta naglipa na po sa buong mundo, halos lahat po sila, inaangkin po nila na sila po ay kay Kristo. Yung iglesyang inaaniban po nila sa Panginoong Jesucristo. Inaangkin po na rin. Eh bakit po kasi kung hindi po nila aangkinin yun, wala pong taong maniniwala po sa kanila. So yan po. So kung titignan po natin, pag-aanib ka raw po sa iglesyang Sulpot, maliligtas ka, eh tanong, yung mga membro po ba nila, even yung mga founder po nila,
Yung nagtatag ng kanilang mga sarili-sariling sekta, ang tanong, naligtas po ba sila? Meron na ba nakapagsabi na itong mga taong ito, naligtas na ito? And remember, si Kristo po mismo, ang Panginoong Jesucristo, pinatunayan po niya na after sa kanyang pagtatag ng kanyang iglesia, namatay po siya at muli pong nabuhay. At meron po siyang tinatawag na pangako sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga tagasunod at sa lahat po na nanampalataya po sa kanya at aalib sa kanyang katawan, na kung sino man yung aalib sa kanyang katawan ay same po, magiging same po sa kanya, mabubuhay sa kamatayan. Yan po yung pangako ng Panginoong Jesucristo. Tanong, itong mga nagsisulputa, mga sulput po ngayon, meron po bang namatay? Namatay na at muling nabuhay at nagsabi na, patuloy kayo dyan kasi kayo ang totoo, tayo yung totoo. Yung iglesia ni Kristo ni Manalo ang totoo. Yan po ba? Wala. From 15th century, from Martin Luther, 16, 17, 18, 19, 20th century, mas dumami pa po ngayon sa 20th century until na wala pa po kahit ni isa na bumalik at nagsabi na, naligtas na ako. Number two, kung Biblia po yung pagbabasyan po natin, iisa lang yung iglesia, marami po sila, saan po sa kanila yung totoo? Sino po sa kanila yung totoo? So siyempre, pag makita po natin yung isang totoo na itinatag ng Panginoong Jesucristo, the rest of that, they are all fakes. Fake po sila lahat. Fake po. Okay. Tika po muna. Iyan muna natin ito. Sir Gilbert Manihaya, sir, good evening. Ito nga ba sa nga binuhatan sa mga pagano kita ng imo mga verse, sir, akong gipang notes kay gasunod ko sa imo mga videos hasta ng makaraan nga debate. Ano po ba, sir Gilbert? Pasabot ni mga itong binuhatan sa mga pagano, sir. Okay, Sir Chris Abillanosa, good evening po, sir. Sir Ruel Tixonia, sir, good evening. Sir Ramila Balasabas, good evening po sa inyo, sir. Sir Loli Bumaya, good evening. Sino po nagsabi sa Sir RG na Mr. Daig na maligtas ka, itatag sa mga sulpot? Actually, yan po yung titulo po natin, Sir Ramil. Yan po yung title po sa program po natin para at least, pag meron papasok po dito, sila po yung magsistand sa kanilang katuruan, na kapag kami, ako, aalis ako signal sa Katolika, aalis ako sa kanila, paano ba? Ano yung assurance na maliligtas ako kung sa kanila ako aanib? So, iyan po yung punto po natin, Sir Ramil. Sir Adolfo Villacora, yes sir, good evening po from Mandawi City. Sir Anilito Venceslao, yes sir, good evening po, sir. Sir Edgar Agay, kaya nga isa lang tatag ni Jesus at yung church na yan ay hindi pwede irehistro sa gobyerno dahil state religion ang tunay. Ay, yes po, sir. 100% correct po yan, Sir Edgar. Sir Yapo Cabanes, si Soriano Sigitago sa Iya Sayal. Buing. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening po sa inyo. And ingat po kayo always, sir and ma'am, ha? Ingat po always. Recently sa CCF, ako nakikispy, natuklasan ko na incheck ang founder na si Tanchi. Mrs. niya ay Amerikana. Ah, ganun po ba, sir? Okay, Sir Adolfo Villacora, yes sir, good evening po. Okay, sana ba yun? Nawala. Bakit nawala? Aha. Okay, unsa ganito verse nga niingon San Pablo pari siya? 1 Corinthians chapter 4 verse 16 po, sir. 15:16. Okay, Sir Orlim, walay sulpot maluwas kay namiya man. Ay, yes po, sir, totoo po 'yon. Sir Victor Toledo, yes sir, good evening. Sir Dudes Marson, good evening po. And also kay Sir Roy Mihares, good evening, good evening. Sir Tami Iaco, wala man good apostle sa session mga sulpot, Sir RJ. Isa po 'yan sa mga argumento natin ngayon, sir. Tami Ihako. Okay, Sir Al Gabri Miguel, good evening. Sir Quinto, sa lahat po na nasa mga sulpot na sekta, puro mga kasinungalingan. Ang totoo lang sa kanila ay ang kanilang kasinungalingan. Kaya nga ni Sir GMR Manggubat, yes sir, good evening. Kaning amigo na ako ng mga born ago, sir, bawal ang relihiyon makaluwas. Kaya ang relihiyon lagi daw gawa ng tao, ha, sa kanila. Yung sekta po nila, gawa po yan ng tao. So tama po yung sinasabi nila na walang religion na mapaglitas kung tao po yung nagtatag. Sa atin, Diyos po yung nagtatag. So iba po yung sa atin. Sir Noe Alfon, Sir si Bacalares, ang gwapo kalabanon ng debate unsa man as daig, wala man ay pulos. Actually, ato raman ang giginot, Sir Noe. Sir Gilbert, katong gihimo nilang Diyos ang kahoy nga ilang giampo murag kinaiyas pagano. Isaiah chapter chapter 44 verse 17. Sir Gilbert. Okay, Sir Dudes Lanod, bawal ang debate sa INC o MCJI ni Soriano, sir. Ganun po ba? Bawal na ngayon?
Okay, Sir Arjun, si Daig at Bakalanin silang ang nagsasabi na magtas ka sa SDA. Kaya nga na, Sir Ramil. Sir Arman na Aguelo, good evening. CCF was founded in August 1984. Kaya gani. Okay, so ngayon, proceed po tayo sa topic natin. So, number one, kung totoo po itong mga sulpot na ito, eh tanong, lahat po ba sila totoo? Kung lahat po sila totoo, ang mangyayari, magiging sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Eh bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, I will build my church. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, I will build my churches. Hindi po. So, kung hindi totoo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, eh ang sa inyo, kayo po ba yung totoo? Saan po ba sa inyo yung totoo? Saan po ba galing yung sektang inaaniba ninyo? Eh bakit po kasi yung iglesia, yung relihiyong itinatag ng Panginoong Jesucristo, malinaw na malinaw po yan eh. Yung sinabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So yung iisang iglesia na yan, existed po siya sa lahat ng panahon. So ngayon, itong mga sulpot na ito, sasabihin nila na kami yung totoo. Eh tanong, existido po ba kayo sa 14th century? Ha? 13th century? 12th century? 11th century? 10th century? Hanggang sa 1st century, existido po ba kayo? Eh wala eh. Wala po kayo, hindi po kayo existido. Kasi yung first 1,000 years, ang nakikilalang only Christian Church sa panahon and for the first 1,000 years sa buhay ng Iglesia Cristiana ay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na pong iba yun. Wala na pong iba. So yung mga sinasabi nila kapag lalabas ka sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, maliligtas ka kung aanib ka sa mga sulpot. Kasinungalingan po yan. Kasinungalingan po yan. Malaking kasinungalingan po yan. Malaking kasinungalingan yan. Eh bakit po? Kasi tingnan niyo po ha, yung mga sektang inaaniba nila, labas Iglesia Katolika Apostolika Romana, oh, yung sinasabi ko po always, number one, rehistrado. Kung rehistrado po siya, meron po nagpaparehistro. Kung meron po nagpaparehistro, meron pong taon kung kailan ito ipinarehistro. Kung meron pong taon kung kailan po ito ipinarehistro, meron din po sila mga Articles of Incorporation. Sa Articles of Incorporation, ang nakapirma po doon is yung mga incorporators or yung mga founders. Sino po yung mga founders na yun? Ang Panginoon Jesucristo? Ay talagang ang ginagawa ninyo parang ano parang parang ang ginagawa ninyo parang sasabihin natin na parang ano ba yung giilad niloloko niya lang yung sarili po ninyo. Sir Will Oki, Sir good evening. Sir Abner Delphine, good evening po. Sir Joe Amakanin, good evening. Okay, wala man gabi mo'y gasa sa Ginoo. Ah, ganun po ba? Wala gasa. Sino may sabi kayo ng mga sulpot? Sino nagsabi? Kayo naman nagsisulputan ng sa 15th century? Ang sasabihan ninyo na walang Espiritu Santo ang Iglesia Katolika na siyang responsable na meron kayong tinatawag na Biblia? Ay, itong mga taong ito may mga diferensya. Mr. Mabaslay, sabi pa niya, sinyo, confident lagi kay ka. Asa man ka, anak, gikan. I remember, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana siya po yung responsable na palabas ng Biblia. And ayon sa kayasain, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang Iglesia tatag ng Panginoon Jesucristo. Kaya confident po ako na magsasabi na itong Iglesia ito, ito yung Iglesia tatag ng Panginoon. Maliban dito, fake na po yan lahat. Fake. Fake na po yan lahat. Okay, bautismos bala ang espiritu? Yatira. Storya, uglang lang ito na nga si Mumbaga. Yan, okay, wala daw reliyon makalabas pero mga born again sir nagpabilin sila reliyon mo lagi. Sir Alvin Kabatana, yes sir, good evening po. Okay, katoliko ko sa una pero nabalihin ako dito, nabati, nabumabunyagan ang bulang. Ah, ganun po ba? Feeling po ba yan? At talagang mafe-feel ko ang banal na espiritu. Yan po bang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Ha? Mr. Food of the Day. na ang base na katotohanan nila is yung feelings ninyo, ay hindi po yan yung basis. Hindi. Sir Ronnie, Sir Ronnie Wapper, yes sir, good evening po from St. Judiel Supercut, good evening. Meron tanong kanina. Okay, sir, ang sect nag-require na ata pero ang doctrine nandyan sa Biblia na hindi ninyo sinusunod. Ah, ganun po ba?
So ang responsable nagpalabas ng Biblia, yan po yung inaakusahan ninyo na hindi sinusunod yung nakasulat sa Biblia. Ay, diferensyado po yung pag-iisip ninyo, Mr. Dingding. Magdasal na lang po kayo at humarap po kayo sa Dingding. Pangalawa, saan po ba mabasa sa Biblia? Nang dahil ikay nagbasa, pagkatapos feeling mo na sinusunod yung nakasulat sa Biblia, ikaw na yung totoo. Yan po ba yung tamang pagkakaintindi, Mr. Edgar Dingding? Ay, hindi po yung tama. Sa banal na kasulatan, may tinuruan ang Panginoon, may isinugo ang Panginoon, and at the same time, meron siyang iisang iglesia na gusto niya na pamumunuan ng kanyang mga piniling bayan. Yan po, oh, Mr. Dingding, hindi po yung, parang nasa isip ninyo na, ah, kami yung totoong iglesia, pagkatapos okay lang iparehistro. Diba, kanyang ipinarehistro, hindi yan sa inyo. Diba, kung sasabi nyo, required po yan ng gobyerno, so ibig sabihin, under kayo, yung eksekta ninyo, subject siya sa batas ng gobyerno, hindi po yan sa Diyos. Okay, dili na ingon sa prophecy sa Ginoo. Noon sa ka, Mr. Food of the Day. Hindi po. Ang sa inyo po, Mr. Food of the Day, is ano po yan eh, is hindi po ng Espiritu Santo. Espiritu Tunto. Sir Abby, love you, sir. Good evening po sa inyo. Sir Abner Delphin, Gasas Pitumax. Mulagi. Ay, na lang. Sir Isidro Lau, good evening po from NHA Maa, Davao City. Good evening, sir. Sir Joe Belase, impactong sekta kayo. Ay, Sir Richard Bautistella, good evening po sa inyo, sir. Nag-umpisa na po kami mag-inom nung sa juice po, sir, ngayon. And yun. In-observe po namin yung epekto, Sir Richard. And yun, mag-business po ako anytime po sa this week po, Sir Richard Batistalia. Kasama ko po ito sa LCA. Okay, yun, nag-prophesize inyong baga. Yung sapon yung pagkabalobe nga, tinuod na nga propesiha, be. Sige, be. Tagae ko ninyong basis nga tinuod na nga propesiha. Ang i-compile sa RCC ang Latin Bible lang. Ay, hindi po, Mr. Dingding. Wala pong i-compile kung wala pong kinakanon. Kung meron pong nagkanon, ibig sabihin, meron pong responsabling community na nag-declare na ito lamang dapat yung paniwalaan. Bakit po? Kasi sa New Testament, not less than 1,000 of manuscripts ang nag-exist before ang 4th century, Mr. Dingding. So yung pagkanon po kasi, Mr. Dingding, hindi po parang existed na po yung 27 books at the time. Nasasabihin natin na ay talaga intact na po yung 27. Hindi po, Mr. Dingding. Hindi po. Hindi po ganyan yung nasa isip ninyo. Latin Bible sa inyong baga. Yung Latin Bible, translation po yun. Translate po siya after the compilation. Yan po, Mr. Dingding. Okay, gina-prophesize sa Ginoo, daghan gyud manghilak. Ay, damadaghan gyud mo. Kay, kung i-compare na itong simbahang Katolika, iisa lang po siya. Then pagkatapos, marami kayo. Diba? Iisa versus 60,000 Christian denominations, hindi pa kasali yung pinakamalaking kalaban na nasa loob ng Iglesia Katolika. Ha, talagang ang dami-dami yung papunta sa impyerno. Sir Erwin Amante, good evening po, sir, sa inyo. Sir Idol Community, good evening, sir. Okay, Sir Floyd Magno. Sa June pa po, Sir Floyd Magno, yung next membership seminar po natin, sir. Sir Manuel Tupos, good evening po sa inyo, sir. Importante kayo mabunyagan sa balang espiritu. Agad po ba? Anong pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa banal na espiritu? Sige nga po, Mr. Food of the Day, tingnan nga po natin. Sige po, pasok nga po kayo. Meron pa po akong 30 minutes. Gusto ko po makipag-usap po sa inyo. Tingnan po natin yung mga sinasabi po ninyo. And siyempre kayo po yung mag-explain kasi sinasabi ninyo, mali ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So dapat kayo yung mag-explain, ako yung magtatanong, di ba? Siyempre ang topic natin yung dapat aanib tayo sa mga sekta nagsisulputan sa ngayon na panahon. Then siyempre yung sekta mo, Mr. Food of the Day, is ano po yan eh? Dinatawag na sulput po yan eh. So gusto ko po malaman kung talagang totoo ba yan. Galing ba yan sa Panginoon Jesucristo? Kasi ang dami-dami na po ninyo eh. Okay, feeling mo lagi. Feeling matod pang daig. Sir Rick Jan Dagang, Sir RJ, good evening. Solid Catholic from CDO. Pa-shout out Richard Kabudoy from Talisayan. Good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Ay, hindi po. Nayayabangan po kayo, Mr. Patiles. Eh, bakit po? Kasi hindi po ninyo mapantayan yung argumento po natin dito eh. Yan po yung punto eh. Nayayabangan kayo kasi hindi ninyo mapantayan at hindi ninyo masagot yung mga argumentong pinipresente natin dito. Yun. Yan po yung pinaka main reason.
Sir Julito Tadu Kalubag, yes sir, good evening. Sir Bert Salodis, good evening po sir. And happy fiesta. Senyor San Vicente, good evening po. Okay, yun, sabi pa niya, saan mababa St. Matthew 18? Ay, hindi po, nagtatag ng pangalan ang Panginoong Jesucristo, Mr. Edgar Dingding, kasi nandyan kayo ng mga squatters eh. Ang itinatag ni Kristo, yung kanyang iglesia, hindi po niya pinangalanan po ito. Eh bakit po? Kasi again, yung sinasabi ko po kanina, nandyan po kayo ng mga squatters. O ngayon, ang topic natin, pag-aanib ka sa iglesia ng sulpot, maliligtas ka. Itindig niyo yung sekta ninyo pagkatapos ako yung magtatanong. Sige po, Sir Gilbert. No problem po, Sir. Sir Ray, Mr. Dingding, pag-ampo na lang sa buing. Sir Sid Hinakay Bano, good evening po. May tanong po ako kung okay lang ba mag-rosaryo kahit hindi masali ang yung litanya. Depende po, Sir. Depende. Actually, yung litanya po kasi is kasali po siya pag sinasabi po ng rosaryo. Pero meron po mga panahon na yung hindi na kaya sa oras po ninyo. Pero kung pinapalagi-palagi po ninyo, mas pinakabuti po na yun, isali po ninyo ang litani. Yung litani oblorito. Okay, kung sa word na gunggong, ikaw ba yan, ikaw na yan, sin? Ah, ganun po ba Mr. Ramirez? Eh, isabi nyo po yan sa pastoy po ninyo. Eh, bakit mo kasi umaanib kayo sa sektang sulpot? Sektang itinatag na ng tao pagkatapos akong sasabihan niya akong gunggong? Diferensyado. Ang gunggong po, eh yung mga taong parang nililin lang na po ah. Nililin lang na po sila pagkatapos pinapaniwala sila na yung sektang inaaniban nila sa Panginoon Jesus kasi nakasundo po sa nakasulat sa banal na kasulatan. Wala po yan sa Biblia eh. Hindi po yan nakasulat sa Biblia. Kaya nga po, alus ko pong hinahanap yan sa inyo. Pero until now, ni isa sa inyo, wala kayong maibigay na talata sa Biblia na sinabi ng mga apostol, sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung magtuturo kayo, dapat nakasulat sa Biblia letra por letra. Wala sa Biblia yan eh. Sir Jomar Paranya, sir, good evening po. Ma'am Tudisita Andrada from Tagum City, good evening po, ma'am. Okay, Sir Fel Ramos, yes sir, good evening po sa inyo. Sa New Testament, walay pari. Sino may sabi? Yang Panginoon Jesucristo, punong pari eh. ngayon, si Panginoon Jesucristo, punong pari. Pagkatapos, sasabihin mo, walang pari. Sino paniniwalaan ko? Ikaw? Ay, nalang ito mga taong ito. Profit sa negosyo nila, sir. Puhunan, lawes, pastoy. Maulagi, sir. Maugyod, mao. Maugyod, sir. Sir Renato Sumpay, good evening po. Okay, sige Sir Mikelin Burungan, good evening. Nandiyan na po yung ano, nandiyan na po yung link. Pasok po kayo. Oh, tingnan natin kung sino po yung gunggong dito ngayon. Yes, Sir Jonathan Florentino, yes sir, good evening po. Sir Stanley Olakilike, Sir Jung Amakanin, Sir Julius La Rosa, good evening po sa mga sir. Mga 30 million pataas pa sir ang kalaban sa loob. Ay, opo. Doon po yan Sir Sir Jerry Tabasa. Yes sir, good evening. Okay, ha, nanapag ka ng baboy human sa gradong misa mo lagi. Alaka, sulod na diya, food of the day mo lagi. Okay, sir, tinuod kayo Mr. Food of the Day nga gikipurpisiya jud mo nga manglugwa ang mga mini mo lagi, sir. Sir Arnel Sundra, Sir Ronel Kilantang, ang dami-dami na po mga comments. Okay, sige, continue na lang po ako. Sagutin nyo na lang po yung ano. Sagutin na lang po ninyo yung mga sulpot na actually, sila sana dapat eh. Sasabihin nila, sige, Iglesia Katolika, hindi yan totoo. Granting without admitting na Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi totoo. So, ibig sabihin, kayo yung totoo. Kung kayo yung totoo, paano natin malalaman na kayo po yung totoo? Sinasabi ninyo, kasi sumusunod kami sa nakasulat sa banal na kasulatan. Eh, anong talata po yan sa Biblia? Na naging totoo kayo kasi sumusunod kayo sa nakasulat sa banal na kasulatan. Anong talata po yan? At next na question, ang follow-up question po dyan is, kayo lang ba ang sumusunod sa nakasulat sa banal na kasulatan? Wala na po bang iba? Eh most of the sulpot na lumaganap sa buong mundo, lahat po inaangkin nila na sila po'y sumusunod sa nakasulat sa banal na kasulatan. Eh paano po natin malaman na kayo po yung totoo? Kayo po yung sinabihan ng Panginoon Jesucristo na turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Di ba? Walang sinabi ba ni Kristo na itatayo? Ay, Mr. Dingding, sinagot ko po na po yan kanina. Diba sabi ko kanina, hindi po itinatag ni Kristo ang pangalan. Ang itinatag po niya yung kanyang iglesia. Hindi po niya pinangalanan kasi nandyan kayo ng mga squatters ng pananampalataya. Bro, okay, naman lagi. Di maguna manulod ba? Sir Julie Tamani, yes po, from Diba Biscaya. Good evening, good evening. Ha, dami-dami na. Sige, sagutin na lang po ninyo mga sir.
Pa-shout out kay Sir Elson Ukat and also kay Sir Oling saan siya? Sir Arroyo, Vega Arroyo. Good evening po sa inyo. At sa inyo pong pamilya, maulagi na justification basta nasipiat ang mga pari, ang mga member nila. Ano raw? Ano nasipiat ang mga pari? Okay, Sir John Herman Credo, yes sir, good evening Sir Jet Jet from Jensen, good evening po. Shout out po sa mga sulpot kasi ngayon na Sunday, may banda naman dito, banda sa amin. Ganun po ba sir? Ang ingay-ingay no? Ang team bitin na sila Sir RJ mo, alagi Sir AJ Baclay, good evening sir, Sir Art of Jesse. Sir, good evening paliog ko aning giingon sa mga sulpot na kuno naguna na uwahi na anapod na uwahi. Actually hindi po yan pwedeng ano, ma-compare po natin sa iglesia ang tatag ng Panginoong Kristo sa mga sulpot. Kasi yung mga sulpot, ulahin na po sila, late na po sila, hanggang sa katapusan magiging late po sila, hindi po sila magiging maging una. Eh bakit po? Kasi hindi po sa tatag ng Panginoong Jesucristo eh. Sir Jeremy Lucino, sir, good evening po sir, at sa buong pamilya po ninyo. Sir Ray Sulod lang walagi. Sir Arnel Pebinito, good evening sir. Sir Jefferson Canyamo from Archdiocese of Busamis, good evening sir. Okay, Sir Neljan Mantos, good evening po sa inyo. Okay, Sir Manuel Cardente, good evening po. Okay, so, yan po yung number one. So, saan po yung totoo sa kanila? Number two, wala pong ano eh, wala pa po silang na ituro na may naligtas na po sa kanila eh. Yan po yung number two. Number three na point po natin, yung mga pastoy po nila, same sa terminong ginagamit po natin, sulpot, ibig ko pong sabihin, sumulpot lang po na wala pong nagsugo sa kanila para magturo patungkol sa Ebanghelyo. E kontra po dyan sa Romans chapter 10 verse 14 to 15 eh. Bakit po kasi sa Romans chapter 10 verse 14 to 15, paano matatanggap ang pananampalataya kung wala pong nagturo? Paano naman darating yung magtuturo kung wala pong ipinadala na magtuturo? So ibig sabihin, meron pong tinatawag na ipinadala para magturo patungkol sa Ebanghelyo. So ngayon, itong mga pastoy nagsusulputan, sa ngayon na panahon, ang tanong po dyan is, sino po nagturo po sa inyo? Sino po nagpadala po sa inyo? Sir Christopher Pyra, yes sir, good evening po sir. Sir, nakuha na po yung ano sir, nakuha na po yung tinatawag na book po ninyo sir. So, anytime, ipapadala na po yun sir. Sir RJ Lapini, good evening sir. Okay, sir, bakit di ba kayo sulpot? Nakakatawa. Sino po, Mr. Gabiason? Isabi nyo po yun sa pastoy po ninyo. Ano raw? Paano yun? Ano raw yung komento doon nila? Paano na yung ikar, Iglesia Katolika Apostolika Romana, Roman Catholic na ito sa Italy, sa Roma, na hindi naman ito itinayo ng Panginoong Jesucristo at hindi rin ang... Ah, ganun po ba, Mr. Christopher Laga? Eh, magbasa po kayo ng kasaysayan. Bakit nandyan po yung Iglesia Katolika Apostolika Romana? Saan po yung galing? Bakit po kasi? According sa kasaysayan ng mga apostol, si San Pedro po ay nakarating dyan sa Roma. Dyan po pinatay, dyan nagturo, at dyan nagtatag ng pinakalas na diocese na kanyang itinatag. Kaya nga po tinatawag po yan sa first 300 years na tinatawag na the Patriarchate of Rome. So, kung sasabihin mo na sulpot yan, ay hindi ka nagbabasa ng history. Always ka lang naniniwala sa story ni Pastoy. Ano lang. Ano, Fivefold Ministry? Sure ka? Wala yung Fivefold Ministry? Itong walang ganun nila da. Okay, kupong maging LCA. Ah, sige po sir, Sir Jan Dagang. Puhon-puhon sir. Mag-seminar po muna po kayo sir. Okay, Sir Noe Chris Lopez. Sabi pa niya, ang orihinal na sulpot ay ang RCC. Ano ang basis? Ano po yung basis? Na ang orihinal na sulpot, RCC. Ang Roman Catholic Church. Ano basis? Kung sa korte pa yan, baseless. Baseless. Walang basis eh. No basis eh. Okay, ang mga pastoy. Eh bakit po ba yung mga pastoy ninyo is may connection sa Panginoong Jesucristo? May connection sa mga pastoy, pastor na nasa Biblia? Angkin lang kayo ng angkin eh. Wala kayong tinatawag na maipakit ng connection patungo doon sa sinasabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Mga taong ito, mga diferensya. At yung mga pastor na yan, yung sinasabi ni St. Paul, yan po yung mga obispo. Acts chapter 20 verse 28. Wala naman kayong obispo eh. Di ba? No, yun. Diyan pa lang, delikado na eh. Bakit po? Kasi wala kayong connection sa Panginoong Jesucristo. So kung
kung ang mga Katoliko aalis sa pagkakatoliko at pupunta sa inyo, pagkatapos kayo wala kayong koneksyon sa Panginoong Jesucristo, sino ang tagapagligtas sa mga Katoliko na pupunta sa inyong mga sekta? Sino? Hindi naman si Kristo yung nagdatag sa iglesia po ninyo eh. Di ba? Hindi naman si Kristo yung tatag ng iglesia po ninyo. Kung hindi si Kristo yung tatag ng iglesia po ninyo, so ibig sabihin, hindi si Kristo yung tagapagligtas ninyo kahit inaangkin nyo pa na si Kristo ang tagapagligtas ninyo. Magiging bangag po tayo dyan kung ganyan po yung argumento natin, ha? Kaya nga po, Sir Joby. Nandyan na po yung link, oh. Meron pa po akong 20 minutes. Kung gusto po kayong ano, kung gusto po kayong pumasok, pumasok po kayo. Sir Eds at Enterprise, Enterprise, Sir, good evening po. Ang Biblia ay isang patunay na ang simbahang Katolika. Kaya nga po, Sir, eh. Bakit po nandyan yung banal na kasulatan? Eh, bakit po? Dahil po yun sa otoridad ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung naniniwala po sila sa nakasulat sa banal na kasulatan, ay dapat sana maniniwala sila doon sa Iglesia yung tatag ng Panginoong Jesucristo. Ang original RCC dahil sa 311 na transfer ni Constantino ang day of worship. Ah, ganun po ba? O yan, story ni Pastoy ninyo. Remember na before ang 311 to 313, yung Edict of Milan, Mr. Edgar Dingding, nandiyan ang Iglesia Katolika. Eh, bakit po kasi hindi pa naging emperador si Constantino, yung ina po niya, Katoliko na? Diferensyado itong mga taong ito. Okay, Mr. Lopez, sabi pa niya, kasi ang paniniwala ng RCC ay sulpot. Ay, ano nga basis? Opinyon ninyo, Mr. Lopez, Luis Chris Lopez? Ang basis po ba yung opinyon ninyo? Ay, mali. Mali po yan, mali. Sir Ray, malagi Sir, Sir Jefferson, kanya madugaya magsulod ang ninila. Actually, one hour lang po ako yun kasi meron po kami information by 7 p.m. Eh. Okay, Sir Bert Runuel, yes sir, good evening. Sir Alan Najelo, yes sir, good evening po sa inyo. Sir King, bae, sakit dyan ang kamaturan, migo. Mao ilihis mo sa inyong pastoy, inun mga Biblia lang basihan kay magtuon mo kasi sayan, mabuko man. Uman mo yun. Ma'am Yulala Galario, good evening po. Okay, Sir Rajunel Pristine. Yes po, Sir. Happy fiesta po sa inyo. Tradisyon ang sinusunod ng RCC. Eh, bakit po ba? Hindi po ba biblical yung susunod tayo sa tradisyon? Mr. Edgar Dingding? Hindi po ba kayo tinuruan ng mga pastor ninyo patungkol sa tradisyon? And remember, ang Biblia was a product of tradisyon. Hindi po mangyayari na may Biblia kung wala ang tradisyon, Mr. Dingding. Yan po yung tandaan po ninyo. Ano po ba yung tradisyon? Ano po ba yung definition sa tradisyon ninyo? Tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Ang Biblia, bagay po yan na handed down from one generation to another generation. Sino po ang nagpasa? Kayo? Sulpot nga kayo eh. Okay. Ang malagay Sir Rick dyan lagi. Sige lang, God. Aha, I big difference is not allowed. Ang Katoliko at Roman Catholic ay big difference or is not the same. Ah, ganun po ba? Sino may sabi? Story na naman ng pastoy ninyo? Sino paniniwalaan ko yung Compton's Encyclopedia versus sa inyo? Sabi ng Compton's Encyclopedia, for the first 1,000 years, there is only one Christian church and one Catholic church na nag-exist pa na sa panahon na yan at that church, and that church, the Roman Catholic Church. Sino paniniwalaan ko? Kayo? Sir Revelo Silyaki, good evening po sa inyo. Kaya nga po, Sir, protesta din ko loko eh. Okay, hindi po yan papasok. Bible book o Biblia, dapat ang basihan, hindi yung history book. Ah, ganun po ba? Eh, ang Biblia na nga mismo nagsabi na magbasa kayo ng history book. Pagkatapos sasabihin mo na huwag kayo magbasa ng history book, sino paniniwalaan ko? Kayo? Ay, nanangit ang mga taong ito. And ang Biblia na mismo nagsabi na sa pamamagitan ng kasaysayan, magtuturo ang Diyos. Ay, itong mga taong ito. Nagsabi na, why you disobey God by your tradition? Ay, human tradition po yan, Mr. Dingding. Hindi po yung apostolic tradition. Hindi kaya tinuruan ng ano ng pastor nyo patungkol po sa ganyan, Mr. Dingding. Nakakaawa po kayo. Pasensya na po. Okay, truth is hurt but doesn't harm. Catholic, the only Christian first. Kaya nga po. Totoo po yan, Ma'am Lulalia. Sir Rajon, sulpot is da mo lagi, Sir. Sir Jake Tanggihan from San Francisco, Agusan, San Francisco. Good evening po. Sir, palihog ko og hatag sa figure pilay atong mabayad og pila ka buok ang books nga naa sa imong nahimo nga Bisaya version. Actually, Sir, meron po tayong apat. Meron po tayong 4 books, yung compared references. Meron po tayong basic apologetics manual. Meron po tayong armadura sa pagtuong Katolika
Volume 1 and Volume 2. Bali, apat po lahat po sila, sir. And yun, kung pwede po, sir, is i-mention po yung page po natin, sir, para doon po tayo communicate sa figure po, sa amount po niya, sir. Sir, sino ba ito? Sir Art of Jesse po, sir. Yun. Sir Edsat, bro, di ko katulog sa kalagot, ignon mi nga sulpot. Nangupyang Biblia. Actually, hindi po sa nangupya ng Biblia. Ang ginagawa po, ninakaw po nalang Biblia. Yun. Ninanakaw po nila yung Biblia. Then pagkatapos, yun, gumagawa po sila ng kanila. Pagkatapos, hindi po nila kinopya ng tama. Yan po. Ay, na lang. Yes po, Sir Jun. Tama po yan. 33-321, Catholic Christian from Jerusalem. Eh, ganun po ba? So, ibig sabihin, naniniwala na pala kayo sa panahon nila Origen, nila Tertullian, nila Saint Cyril of, nila Saint Irenaeus of Lyons. Mga obispo yan ng Iglesia Katolika. Itong mga taong ito. Ha? Natatawa ako kay Mr. Dingding. So, sabi nila, hindi sila naniniwala sa 321 hanggang ngayon na Katoliko. Ang pinaniwalaan nila, 321 pa atras. E tanong, yung mga obispo at mga pare sa panahon na yan, ano po yan sila? Saint Ernest of Lyons, Saint Polycarp of Smyrna, sino pa? Saint Ignatius of Antioch. Mga obispo Katoliko po yan. Mga Romano Katoliko, kumikilala sa Papa ng Roma. Itong mga taong ito, may mga diferensya ito. mga putok sa buho itong mga taong ito. sinusunod ba ninyo steps ang kaugalian ni Pablo at ni Panginoong Jesus? 1 Corinthians chapter 11 verse 1 and 1 Peter. Ay opo, sinusunod po yan. Sinusunod po yan at the same time, syempre sa development na ng panahon. Even nga yung tinatawag na Biblia. Kung titanan po ninyo, part po siya sa development po ng panahon. Kaya nga po meron tayong Biblia ngayon. Yes po, Sir Crispo Ladurano. Kaya nga po, sa dapat sana sir kanina, nilapitan niyo po ako, sir. At yun, nakapag-usap po tayo kahit sandali. Okay, Sir Bert. Ayun, ang dami-dami na. Butangan niyo mo o difference ang Catholic o Roman Catholic. Aron kuno ay makasakay mo sa Catholic. Ay, kaya nga po, Sir Bert Ronuel. Kaya nga po. Yan po yung style po niya. Yung Catholic Church do po, sa 3rd century pa atras, okay do po yun. Pero yung Catholic Church from 3rd century pa abanti po ngayon ay hindi na po daw yun okay. Kasi ang rason nila, sa 3rd century pa atras, sumusunod pa raw po yung mga early Christians concerning the Sabbath. E paano naman yung mga sinabi ni St. Ignatius of Antioch sa 1st century, St. Justin the Martyr sa 2nd century, St. Irenaeus of Lyons sa 3rd century? Paano yung mga sinasabi nila na dapat ang unang araw tayo magsasamba sa Panginoong Diyos? Ay, so ibig sabihin, hindi sa totoo? Na sila po yung mga founding fathers sa panahon ng 1st, 2nd, and 3rd century concerning sa local churches sa panahon niya for the whole Roman Empire. Ay, ito mga taong ito. Yes, Sir Orlan Serdan from Police Station 16, Diridabo, pati mga pinariso nakamata. Mugani, Sir. Pwede no, mas maayos siguro no, kanser, ato ang tudluan ng mga kuan. Mga pinariso kay apil ba yan na sa Gisulti sa Ginoo, Sir Orlan. And also sa Police Station 16, sa lahat po ng mga bumubuo po dyan, yung mga peace officer po natin, is yung mga kapulisan po natin, na dyan po sa Police Station 16. Good evening po sa mga sir. And ingat po kayo always, sir, sa pagganap po ninyo, sa tungkulin po ninyong pagsilbi sa bayan. Good evening po sa inyo. And God bless po sa inyong lahat. Okay, Sir Gilmore Gahisan, mga sulpot, mga duwag kayo. Kaya nga po, sir. Wala umta panganli ila simbahan, Brad, para dili halatang sulpot. Mo lagi. Sir Jack, Mistresa, yes, sir. Good evening. Shout out talaga ko, Sir RJ. Kasi walang pumasok na sulpot. Mo lagi, sir. Okay, meron po tayong klase ngayon, mga sir, ha? 7 to 8 p.m., 1 hour lang po. Hindi po tayo magtatagal. Okay, Sir Edgar Dimol from Double Del Sur, good evening po. Sir Norbert Montero, yes, good evening po, sir, from Tandag. Okay, kung hindi pa nakuha ng mga Protestante ang Biblia, so ibig sabihin, talagang ninakaw talaga ninyo yan. Kasi kinuha yan ninyo eh. Diba, Mr. Laga? Hindi alam ng mga tao niluloko. Ah, ganun po ba? Sino may sabi? Kayo? hindi mo ba alam, Mr. Laga, na for the first 1,000 years, nagiging civilized ang buong mundo ng dahil sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Ha? Di mo ba alam yun, Mr. Laga? Dahil sa pagtuturo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana concerning sa banal na kasulatan at itinuro ng mga apostol sa kanya? Sa mga taong ito. Kaya nga po, Sir Pele. Sir Pele Revilla. Maupo ta ng argument nila. Actually, grabe ka mabaw eh.
Grabe kang mabaw. Okay, Capacitor watching from Cagayan de Oro City. Kumbate pagputyag sa kamatuuran o pagbooking sa mga sulpot. Yes po, sir. Capacitor port 47 UF. Good evening, sir. Okay, 1217. Gi-persecute ang church, ang law, keeping the Christian. Ah, ganun po ba? Mr. Edgar Dingding. Eh, ang tanong po dyan, kayo po ba yan? Remember na yung sa Revelation chapter 12, verse 1 hanggang sa 17, yung mga bayan po ng Panginoong Diyos po yan, po dyan, ay mga binhi po sila ng babae. Eh, sa inyo, hindi po kayo binhi ng babae. Binhi po kayo ng bitin. Bitin. Bakit kasi inaatake na niyo yung babae? And at the same time, there is only one Catholic Church for the first 1,000 years. Iisang Katolikong Iglesia lang ang nandyan. Ang Santa Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana, wala na pong iba. Sir Rhea Luayon niya, sir, good evening po. Mura gi-reject naman sa mga sulpot si Martin Luther, kaya dilit naman sila. Ah, kaya nga po, sir eh. Actually, nakakaawa po yung lolo po nila si Martin Luther. Pagkatapos po nilang ginawang alibay, so ayun, hindi na po nila kinikilala. Nakakaawa po. Ay, sa wakas, Sir Arjun, nakapasok na rin. Nakalimutan ko ang password ng aking account. Buti na lang natandaan. Ay, sige po, Sir Salvador Salvisal, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Lahat po na members ng LCA po ngayon at saka sa inyo sa TV Apoliha weekly program po natin, mga sir. Meron po tayong klase ngayon at ang topic po natin ngayon is about the sacrament of confession. Kasi dapat matapos natin ngayon na month yung basic apologetics para makapag level up po tayo by next month for the introduction to Mariology. So yan po by next month. So and yung mga actually ang next batch is sa seminar po natin is by June pa. So ibig sabihin para makakasabay po yung first batch po ng 2024 sa lipad ng ibang batches po ngayon, mga sir. Okay, Sir Ray Rigel La Bautista, good evening, Sir RJ from Barubo. Sorry, God bless, good evening po. Sir Jerry Honorico, kapasok sa live, Brad, para mapatunayan mo na hindi pa na-comment, kaya nga po, sir. Actually, talagang chinachallenge ko po sila na pumasok sa programa para at least sila po yung magpapatunay sa paniniwala po nila. Eh tayo dito, bakit po ang ginagawa po natin is yung parang binabalik po natin yung mess. Eh bakit po? Kasi kung tayo po mag-i-explain, hindi po nila ito tinatanggap at talagang inaatake po nila. So ngayon, binabalik po natin yung mesa, sila po yung papatulahin po natin, patungklos pa na ng palataya po nila at tayo po yung magtatanong sa kanila. Yun! Aha! Sige po, umbaw kagabi sa talakayan nila dyan doon kagabi na ang fourth beast po daw ay nasa Revelation chapter 17 verse 10 to 11 po daw. Actually, yung sinasabi po kasing beast, mga yung sa Bisaya pa, yung mapintas ng mananap, yung mabasa po natin sa chapter 12 at saka chapter 13, cryptic letter po yan eh, na pinapatungkol po ni Saint John the Evangelist sa Roman Empire. Sa panahon na yan, ang Roman Empire po kasi nag-launch ng mga grabbing persecutions. Pero ang pinakauna nag-launch ng persecutions is yung local community ng mga Hudyo. So from 33 AD hanggang 37 AD. So nag-launch po siya ng persecution. Pagdating po ni Emperor Nero, nag-launch po siya ng first great general persecutions sa whole Roman Empire, hindi lang po sa Jerusalem. So, ibig sabihin yung first na beast po dyan, refer po yan kay Emperor Nero. Yung second beast po dyan na same sa unang beast ay si Emperor Domitian. Kaya nga po si Emperor Domitian, according sa history, tinatawag po siyang Nero Redivivus. Ibig pong sabihin, ito yung muling nabuhay na Nero. Gawin ko lang po kung saan po nakinuha yung third beast at saka fourth beast. Yan po, Sir Jet. Okay, yun. Ang dami-dami na po. Sir, on say kayo ngunin mo protestante, dili mo tos purgatorio, kay dili daw mabasa. Ah, kung mga mate na sila, diretso na sila sa impyerno tanan. Pag hindi po tayo maniniwala na meron pong purgatorio, so ibig pong sabihin, ay talagang hindi po tayo makakapasok sa langit. Bakit po? Kasi wala naman po dito sa libutang ito na magsasabi na wala siya kasalanan. Di ba? Lahat po meron kasalanan. Wala pong perfect po dito ngayon. Except sa Panginoon Jesucristo at sa mahal na Birheng Maria. Lahat po hindi perfect. Kung lahat po tayo hindi perfect, so mamamatay po tayo na meron po tayong kasalanan. Regardless sa degree or sa laki ng ginawa po nating kasalanan. So, ang langit, Revelation chapter 21 verse 27, wala pong kahit ni isang tuldok na kasalanan na makakapasok po sa langit. So, ibig pong sabihin, kung mamatay po yung mga Protestante,
hindi po sila naniniwala sa purgatorio, eto lang, idediretso po sila patungo doon sa impyerno. Eh sa atin po, naniniwala po tayo. Eh. Bakit po? Kasi alam po natin ng Panginoong Diyos, eh siya po yung Diyos ng justisya. Alam po niya kung gaano kabigat yung kasalanan na nagawa po natin. At, di ba, Isaiah chapter 1 verse 18 and Psalm chapter 7 verse 11, bibigyan po niya tayo ng judgment according sa mga nagawa po nating kasalanan. Yan po. Okay, kaya nga po Sir Alvin eh. Aha, so wala, 54 minutes na. Sir Rizal, good evening sir. Sir Rizal Limin. Yes sir, meron po tayong klase po ngayon. Meron po tayong formation po ngayon, 7 p.m. Okay, so sa hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sandra Second TV, Apolyapunto Argumento, and Kuya Apologist TV page. And pwede na po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede na po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And sa lahat po ng mga Katoliko na gusto pong tumulong sa programa po natin, pwede po niyong ipadala ang tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po natin mga account numbers. Yan po sa mga screens sa tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung very remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming 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 salamat po. And ang volume 2 ng Armadura sa Pagtuong Katolika, yun, open for reservation na po tayo ngayon. And yun, last 3 batches na lang po yung isa-send po natin na Armadura sa Pagtuong Katolika volume 1 at saka yung mga additional mga books na i-publish po natin na binili po ng mga kapatid po at mga Katoliko, at talagang marami po kayong matututunan sa mga aklat po natin. So yun, until now, 5 minutes lang yung natira po sa akin. Until now, wala pa pong bumasok na ibang sekta. So ibig sabihin, hindi po nila matindigan yung tinatawag ng mga argumento po nila against sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, so bukas mag 1 hour and 30 minutes po tayo bukas. And ngayon is iinto po muna po ako ngayon. Eh, bakit po kasi? Yun, meron po kaming klase. Meron po kaming formation by 7 p.m. So ayun. Okay? So inumpisahan po natin yung program po natin sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programa po ito sa pamamagitan po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us all, recourse to thee, and for all that have recourse to the special dimensions, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ano pong stand din nyo sa SSPX na illicit daw? Ay, sa mata po ng mga modernist, yes, illicit. Kasalan daw po magsimba sa SSPX yun. Kasalanan daw po magsimba. Ay, hindi po. Hindi po kasalanan. Bakit po? Kasi sabi ng Roma po mismo, makaka-acquire po tayo ng Sunday obligation kung magsisimba po tayo sa mga parokya o sa mga parishes na pinangangasiwaan ng mga paring SSPX. Ayan po, sir. Mas paniniwalaan ko po yung Roma kasi sa kanila eh. Okay, ayun. Ayan, kisa pa. Sir Elmer Ocho from Butuan. Good evening po sa inyo. Mamila Gofredo, good evening po ma'am. Sa buong pamilya po niyo. Sir Antonio Chavez, good evening po. Sir Erwin Amante, good evening. Okay. So, sa lahat po ng bumubuo ng programa po natin na TV Apolyapunto Argumento, pinangunahan po ang Dalay Catholic Apologist International, sa mga kasamahan ko po si LCA, at sa lahat po ng mga katulong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta po sa programa po ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika Sir RJ Seno, pansamantala magpapaalam po si magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defenderi. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey!